Kailangan merong magsama. Meron tayong lakas ng loob sabihin, Mr. President, pwede ba? Sobrang bait ninyo. Magalit naman kayo paminsan-minsan, oh. Di ba? Kasi kinakailangan paminsan-minsan, binabatukan ng presidente yung mga tauhan niya dahil, anong tawag niya, baka tutulog-tulog sa pansita, no? Eh baka hindi ho nakakarating sa inyo. At, ya, ako nga, eh, sa, kasi ang feedback, sobrang bait daw ni Presidente Bongbong. Aba, eh, ako na nga, eh, gusto ko na rin samahan si Ading, eh, si Manang Aime, na doon sa pagsasabing, ay, bungit, magalit ka naman! Oy, anong kwan? Anong masamang balita? Kasi doon mo lang, doon ka makakapaglingkod ng maayos. Pagka tinanggap mo, kasi hindi naman tayo perfecto talaga eh. Meron at merong sablay yan, no? Meron at merong mga magpapalusot sa mga tauhan. Ngayon, pag ikaw ay hindi na nakakarating yung mga ganyang impormasyon, pag lahat ng mga announcer sa radyo, sa telebisyon, sa social media, ay para-pareho na sinasabi, ang ganda mo lalaki, sir. Wala na, naitot ng buhay natin mo. Kasi hindi na natin malalaman kung ano yung kamalian eh. Papareho niya, pag sasabihin, okay lang yan, sabihin ba natin na, Mr. President, okay lang ho, kahit 700 kilo ng sibuyas. Siyempre, hindi natin sasabihin yun. Di ba? Kailangan merong magsama eh. Meron tayong lakas ng loob sabihin, Mr. President, pwede ba? Sobrang bait ninyo. Magalit naman kayo paminsan-minsan, no? Di ba? Kasi kinakailangan paminsan-minsan, binabatukan ng presidente yung mga tauhan niya dahil, anong tawag niya, baka tutulog-tulog sa pansitan. O kaya, nagkakamero na, sabi nga ng Batanggenyo. Kaya hindi na nagalaw at masyado nang nakaplot doon sa kanilang mga upuan na may masay, may nagmamasahe pa yung upuan. Ang tawag niya? Mumi-mumi ba ang tawag niya? Cardo Yap, Roberto Yap, sisihin ng leader ng bansa, Mr. J? Hindi naman. Hindi natin dapat sisihin, no? Kailangan pagsabihan natin, parating natin sa namumuno, sir, medyo ito ang problema natin, no? Eh baka hindi ho nakakarating sa inyo. At, ya, ako nga, eh, sa, kasi ang feedback, sobrang bait daw ni Presidente Bongbong. Aba, eh, ako na nga, eh, gusto ko na rin samahan si Ading, eh, si Manang Aime, na doon sa pagsasabing, ay, bungit, magalit ka naman, bungko na na. Di ba? Para medyo maglisto-listo naman yung mga ano, yung mga napipili niyang tauhan, ano? Pero panindigan niyo kung ano yung sinasabi niyo. Ngayon kung mali kayo, humingi kayo ng apology. Mabuti pa si Presidente Marcos eh. Naglakas loob siya. Inamin niya yung mga pagkukulang, pagkakamali at nangako na hindi na maulit yun. Eh hindi katulad ng mga taong ito. Sinabi nila pagkatapos sasabihin nila, hindi namin sinabi yun. Ay, kung ako siya, akong congressman dyan, ako senador, baka mamaya eh, nakatikim ito ng magkabilang sampal ng mura eh. Diba? Tanda po ninyo, nung briefing din na yun, tinanong siya how outdated yung CNS-ATM compared sa ating mga neighboring countries. Ang sabi niya, if you compare us with Singapore, for one, malaki, no? Ang difference, there is a big difference. They are at least 10 years ahead of us. Yung pa yung pagkakasabi niya noon, eh. Tandang-tanda ko yan. Bakit? Kasi yung anak ko, kasama sa biktima. Mabuti na lang nauna ako nakauwi. Kasi kung ako nagkataon, ang napasabay doon sa anak ko, pauwi ng Davao. Ay, you will not hear the end of it. No? Ngayon, meron pang ibang consistency eh, na tinitingnan ko eh. Nung press briefing na yon, kaya tinabi ko yung ano eh, tinabi ko yung tape eh, no? Tamayo said, the main uninterruptible power supply, UPS, no? Of the CNS ATM failed at around 9:49 in the morning after its cooling blower conked out. A backup UPS should have kicked in, but he said, for some reason, it also failed to function. Sabi niya, meron naman kaming backup na UPS. Pero ewan ko, sabi niya, anong nangyari? Bakit? Kung out na yung isa, hindi rin naman umubra yung isa. But during the house hearing, kahapon, Tamayo, ha? Sinitong si Director General Tamayo ng CAAP. Ang sabi niya,
He pinned the blame on the fault detected in the main circuit breaker. Iba na naman ang sinasabi dito. Circuit breaker daw nagka-problema, which caused overvoltage, prompting the UPS to go into a standby mode. Sabi niya, one of the UPS did not have a problem with its cooling blower. But other than that, it is functioning as it should be. Oh, sinabi naman niya, wala naman diprensya yung UPS. Ewan ko bakit. Pagka ganito, Mr. President, yung mga tao mo, dapat to, ano ito eh, sinisipa mo na eh. Dahil ikaw ang napapahiya dahil dito sa ka, ayoko naman sabihin katangahan, no? Pero parang katangahan at kalahat dito eh. Eh sabi niya, wala namang, walang problema sa cooling blower. Pero sinabi niya yung press briefing, ha? Noong December, noong mismong araw na nagkaroon ng aberya din sa mga paliparan. Tapos ngayon, sasabihin naman, hindi. Even though the two UPS units were still functioning and did not fail as earlier claimed by transportation officials, Tamayo said, they entered into an emergency procurement of two more UPS units because the current ones in use are in their midlife. The UPS life is between 5 to 10 years. Our position is that why wait 7 to 10 years when this is vital equipment? Ito yung sinasabi ng kaibigan kong Edgar eh. Alam mo, Manong Jay, sabi niya, pagkakapirahan lahat ng mga tinamaan ng Buenas na iniisip niya eh. Tama nga naman, no? Walang diprensya, bibigay ng bago. Kasi daw, hindi na sila mag-aantay ng 10 years. Bakit? Kasi may consumisyon eh. Eh, consumisyon, may komisyon. Ano yan, 50 anos, midlife crisis? Katarantaduan to. Alam mo, hindi kayo lulusot eh. Maraming bagong mababatas ngayon na matitino at saka ano pa, hindi pa corrupted, no? May mga ano pa, may mga prinsipyo pa. Kaya yung mga palusot ninyong ganito, eh, simple lang eh. Hindi pa nga tinatanong dyan, totoo ba na isinaksak? Kasi sabi nyo, isinaksak. Yung dapat 220, sinaksak sa 380. Tsaka asan eh? Sipi mo, ang halaga lang ng voltage regulator, 400 pesos, hindi kayo nakabili. Anong klaseng katangahan yun? O sabihin mo lang, masyadong mali siya. Yung mamahalin na, wala pa 1,000 yun, 800 pesos lang. O kahit saan hardware, makakabili ka niyan. Kaya ako, ano tawag nito eh? Ayoko mabuisit yung araw. Kaya tatapusin ko na. Basta ako natutuwa at masaya na si Presidente ay he was magnanimous enough. Eh, yung bang, oh, magpapakumbaba na siya, humingi na siya ng dispensa. Kasi talaga akong kahingi-hingi ng dispensa eh. Eh, gusto natin sa leader yun. Yung marunong kumilala ng kamalian at pagkatapos ay gagawa ng paraan para makoreksyonan. Hindi katulad nito sila Tamayo. Napalpak na nga lahat. Mali na nga lahat yung ginawa nila, yung sinabi nila. Tapos ngayon, magsisinungaling pa sila. Oh. Sarap isang pal nung ano eh, nung tape sa kanila. Oh, ito yung sinabi mo. Oh. Di ba? Pero, wag. Kailangan matulog tayo ng maayos. Kalimutan na natin muna yan. Pero hindi pa tapos ha. Kasi tuloy-tuloy yung investigasyon, makikita na.